Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Another day for another video. And for today's video, syempre may bago naman po tayong i-review yung product. And walang iba kundi ang Craftology Essentials Oil. Syempre bago tayo mag-start, please consider to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell. Actually, I've been using this for about almost 1 month na ginagamit ng dalawang essential oils na to. And meron ako ditong dalawang essential oils. Actually, itong sunflower oil, sobrang daming talagang nagkaka-interest na gumamit ng sunflower oil. Lalo na pag mga mahilig kayo mag-scrub ng skin and i-add sa mga lotions. And virgin coconut oil naman para to sa may mga skin irritation or may mga skin problem. In this video, isishare ko sa inyo kung paano ba siya gamitin, kung ano ba yung mga benefits na kayang ibigay nitong mga essential oils na to sa skin nyo. Disclaimer guys, and lahat ang sasabihin ko dito ay base lang sa aking observation sa dalawang product na ito. May masabi man ako na hindi nyo nagustuhan and wala akong intention siraan yung product na to. Yung kauna-unahang oil na nagamit ko sa buong buhay ko para sa skin, yung may purpose na talaga na, gamit ako ng oil na to for this, for that, or ganun-ganun. And I'm so happy kasi hindi ako na-disappoint. So, dito muna tayo sa Craftology Essential Oil Virgin Coconut Oil, which is Pure Carrier Oil. Kung hindi nyo pa alam kung ano ibig sabihin ng Pure Carrier Oil, ito yung mga oils na nanggagaling talaga sa plant mismo, yung hindi na siya dumaan sa madamihang process like may mga ina-add na chemicals, kung ano-ano pa. Kumbaga, ito is natural or organic talaga na gawa. And mostly, yung mga ganito, hindi siya po pwedeng brandamihang ilagay. And kapag sinabi natin carrier oil, ito yung mga oil na halos walang amoy. Or meron, kung meron man siyang amoy, is hindi siya ganun katapang or hindi siya ka-obvious. Yung Craftology Essential Oil nila na Virgin Coconut Oil, amoy talaga siya na nilutong coconut oil talaga siya. Sa amoy pa lang, random na ramdam mo na talagang organic siya or natural talaga yung pinanggalingan niya. Yung coconut oil ng Craftology is pwede mo siyang i-add sa soap. For example, is meron kang rebranding business, yung bang gagawa ka ng products at ibibenta mo pero wala pa siyang brand name, ganun yung rebrand. Pwede siyang i-add sa soap, pwede siyang i-add sa lotion and other cosmetic formulation, pwede siya sa mga cream, skincare products, meron kahit ano-anong products na ginagamit mo, pwede mo siyang i-add doon. And depende sa inyo kung gano'ng kadami. Ako, ina-add ko siya pero hindi sa soap. Ina-add ko lang siya sa lotion pero mga konti lang. So, nililipat ko siya sa maliit na lalagyan ng serum. Hinahalo ko siya sa aking lotion cream pero hindi ko siya ina-apply sa face. Ina-apply ko rin pala to sa hair bago ako maligo kasi nakaka-help din siya para mas maging healthy yung hair mo or magkaroon siya ng tintab. Kasi virgin coconut oil stands for conditioner also. Application is lotion, creams, nourishing skin, hair and care products, baby products, body washes, shampoos, sun care, and after sun products. And actually, sobrang natuwa ko dito kasi pwede siya makapag-remove ng makeup. I tried once, natanggal ko siya ng makeup. Hindi naman ako palagi nilagay ng makeup, pero nakakatanggal siya lang and sobrang ganda niya gamitin. And meron ako isang artista na napanood, the virgin coconut oil talaga yung pangtanggal niya ng makeup. So, yeah, kasi marami nga itong benefits. Sabi, it helps bolster skin protective barrier layer, trapping moisture inside and keeping skin hydrated. Meron din tong anti-inflammatory properties, making it beneficial for irritated skin, increased collagen production. Actually, ito ha. Meron kasi ako eczema. Isa sa mga nakakatulong sa skin natin, ma-prevent yung eczema, yung mga kati-kati, or yung mga sakit sa balat. Kasi mas na-moisturize, mas na-restore niya, kumbaga natatakpan niya yung dryness ng balat natin. Actually, mas mare-recommend ko to kaysa sa mga moisturizers. Maganda yung virgin coconut oil or mga oils talaga na gamitin kaysa sa mga moisturizer lang. Kasi yung virgin coconut oil or yung oil is mas okay siya gamitin. Dahil nga,
unang-una, mas matagal yung kanyang pag-moisturize sa ating skin. Parang buhay yung skin mo. Actually, yung virgin coconut oil is karaniwang ginagamit na may mga normal to dry skin or combination skin. So, nire-recommend ko itong product na ito kapag meron ka mga skin irritations, mga ganyan, kung dry skin ka, pwede mo itong ihalo sa iyong lotion. Next, ito naman tayo kay Sunflower Pure Carrier Oil din siya. Actually, itong sunflower oil, sobrang sikat nito sa TikTok kasi ang daming gumagamit ito and ginagamit siya para ihalo sa mga exfoliator na products. Sobrang ganda daw ng effect niya. That's why napili ko itong sunflower na gamitin. Amit ko siya pang halo sa scrub and condito na lang siya. What I love about this product is pwede rin siyang i-add sa mga skincare products. Actually, pwede mo siyang gamitin conditioner, pwede mo siyang gamitin pang remove the makeup. But I prefer to use virgin coconut oil talaga kapag makeup remover. And sabi dito, it has moisturizing, nourishing, and conditioning properties. It also provides excellent skin feel and is easily absorbed. It's highly recommended for formulation designed to treat dry, age, and damaged skin. And alam nyo ba ng sunflower oil is merong oleic acid, vitamin E, sesamol, and linoleic acid. Actually, vitamin E is known as antioxidant din. Napaprotekta sa ating skin from free radicals, especially kung mahilig kang magbilad sa araw. And nakakatulong din siya para sa inyong mga wrinkles. Pero, mamapayo ko lang sa inyo dahil nga ito ay oil. Huwag na lang siguro kayo gumamit ng gantong oil kapag alam nyo namang lalabas kayo ng bahay or maaarawan talaga kayo ng bongga kasi yung oil is pwedeng maka-irritate ng skin. Mag-cause siya ng pahumula or pagkasunog ng balat. Si sunflower oil is nakatulong din siya for dry skin. So, mag-treat din niya yung mga may problem sa skin like eczema or kahit anong katikati or skin problem. Itong product na ito ang may recommend ko sa inyo. So, sa ngayon, itong dalawang product na to ang may re-recommend ko sa inyo when it comes to oil na madami din namang benefits na makukuha. Pero gusto ko lamang i-advise na gamitin nyo siya hindi directly sa face niyo kasi it's a pure oil so mas malaki yung risk na pwedeng ma-irritate yung balat niyo. So i-add nyo lang siya sa mga skincare products niyo, hair care products or kahit anong products na ginagamit nyo sa inyong katawan. And kung magagamitin nyo siya pang massage ng inyong body or ng inyong face, make sure na talagang matanggal nyo yung oil sa skin nyo after nyo mag-massage kasi niwala kayo sa hindi, sobrang taas ng risk para magkaroon kayo ng skin irritation kapag gumagamit kayo ng mga organic or mga pure lang talaga na products. And that's it for today's video and I hope may sense tong video na to sa inyo at nakatulong ako sa inyo. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please consider to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga upcoming videos. Tell them why. Thank you.